Esteriray. So, hello! Kamusta naman kayo, guys? Kamusta naman sa mga 400 plus subscribers natin dyan? So, let's go to 500! Oh my gosh! Thank you so much! Feeling famous. So, ayun na nga. Ngayon kabe, ang tatalakayin natin. My God, so deep. Yun na nga, ang tatalakayin natin for tonight is ang aming Tinder love story. Just two weirdos who fell in love. Anything here. So, yun. Pag-uusapan natin paano kami nagkakilala ni Marlon. Yung asawa ko na ngayon. Oh my God, my forever sa Tinder. Kasi ganito yon. So, nagsimula yung Tinder love story namin. Siyempre, sa pag-ano namin, sa pag-download nung Tinder. So, sa mga hindi nakakaalam ko ano yung Tinder, isa po siyang dating app. And sikat na sikat po siya sa buong mundo. So, siyempre, mga dayuan ng mga single, ganun, yung mga fling-fling, mga landi-landi. So, siyempre, single na ako nun, di ba? At saka, ano, broken kasi ako ng mga panahon na yon. So, parang ginawa ko siyang escape eklabu. Ano may tawag doon? Basta ginawa ko siyang ano, libangan, yon ganon. So, nag-download ako ng Tinder. Mga siguro pang ilang beses ko bang download, pangalawa siguro. Kasi nung una, nung nag-Tinder ako, natinry ko yun, eh, ang dami kasing mga bastos doon. Alam nyo na. So, ingat-ingat lang din kayo, ha? Kung magda-download kayo nito, tapos may ikipag-meet kayo, Diyos ko, dahil kilalanin nyo muna yung tao. Tsaka, dapat safe kayo, ha? Huwag kayo may ikipagkita na basta-basta. Ay, naku, alam nyo na. So, ito na nga, si Ate Mo, dinownload yung Tinder, ganyan-ganyan, harot-harot. So, ano, syempre nga, kasi ang sad ko ng mga panahon na yung I'm so broken, ganarn. So, doon, sa Tinder, nalibang ako, kasi may mga nakakausap ako, ganun. Syempre, alam mo na, may mga fafable na nandun. Kasi nga, yung Tinder, pag swinipe right mo, ibig sabihin, like mo siya. Pag swinipe left mo, ibig sabihin, dislike mo siya. And syempre, lalabas doon, kung parehas nyong na-swipe right ang each other, lalabas doon, it's a match. So, ayun. So, that's the time na pwede na kayo makapag-usap na dalawa. So, pwede na magbatuhan ng message, ganyan. So, kung sino yung mag-message, yun yung kakausapin ko. So, ayun na nga. To make the story short, pagka-swipe right ko, dito kay Marlon, syempre, nag-it's a match. And then, nag-it's a match. So, yun na, lumabas na it's a match. So, nag-message si Marlon. Papakita ko sa inyo kung ano yung message niya. Pinakauna naming message sa Tinder kung paano nagsimula ang lahat. Ito o, papakita ko sa screen. So, ayan, yun na, Ate Mo. Diyan na nagsimula ang lahat. Ang kaharutan, ang kalandian ng Ate Mo. Siyempre siya din, no? Hello. Yung nagsimula kami sa mga banatan, quotes, mga ganyan, mga banat-banat mo. So, parang yung peanut ka ba? Bakit? Peanut... Ibak mo ang pusi ka. Ang corny! OMG! Hindi ko na uulitin yun. Hindi na namin uulitin yun. Tara! So, ayun. Nag-start na nag-usap namin nung ganung-ganung usapan. Tapos, syempre, getting to know each other. Hello! Syempre naman, no? So, ayun, parang, syempre, expectation ko ng mga panahon nyo. Parang wala lang, fling-fling lang, ganyan. Syempre, diba, getting to know lang. Parang, hindi ko alam kung saan yung kahihinat na nito. So, ayun, nagtuloy-tuloy naman yung pag-message namin na kahit nasa work, nakakapag-message, ganon. Then, ito na nga, fast forward na natin. So, sa unang meeting namin, nag-decide na nga kasi kami mag-meet. Pero, kasi ganito yun, nag-aantay kami parehas ng sahod. And, medyo nauna yung sahod ko that time. So, ako na yung nag-aya, te. Te. Ako na nag-aya. Oo na, ako na. Inaamin ko ako nag-aya. Sabi ko, tara, labas na tayo. Kasi, lalabas din naman tayo, di ba? Noon tayong sine, ganyan. Tapos ayun, syempre, pumayag siya. Alam ko naman gusto niya naman niya ako makita na hello. So ayun, kasi nga, magkalapit lang pala kami ng bahay. Nasa Alnada, Dubai ako. Siya, nasa Alnada, Sharjah. So sa Tinder kasi,
kumbaga kung sino yung nearby, hindi ko alam kung ilang kilometro, pero yun yung masasakop na mga masasakop na area. Tapos lalabas doon yung mga tao na malapit sa iyo, ganyan. Eh nagkataon na parehas pala kaming Alnada lang. Nasa Dubai nga na ako, nasa Sharjah siya. So syempre, ang pinaka halfway sa amin dalawa is yung Sahara Mall. Oh guys, mga taga Dubai and Sharjah, alam niyo kung ano yung Sahara Mall, 'di ba? So doon kami nagkita. So, 'di ba? Doon kami unang nagkita, ginawa namin, nanood kami ng sine. Ganun talaga tayo, te, ganun yung mga moves. So ayun, 'di ba? Nanood kami ng sine, ganyan. May una picture pala kami, papakita ko dito sa inyo. Ito pa kami, hindi pa kami close. Aww. So ayun na nga. Syempre nagpatuloy yung ano, yung pag-chat namin, ganyan. Hanggang sa nagkaroon kami ng second meeting, kumain na naman. Oh, 'di ba? Ang payat ko nun, guys, eh. Ang payat ko nun. Pero kada kita namin kumakain kami. Siyempre, diba, doon kami magbabanding. So, may mga ano, biglaan kaming kita. Ganun yun eh, may mga biglaan. Doon yun natutuloy, ganun. Tapos, ano pa ba? Yung, nagsasabay kami pumasok sa office. Kasi ano nga, halos parehas lang yung timing namin. Ganun. Naantay niya ako sa ano, sa stage. Ayan, ganyan, yung mga effort na ganyan. Ako, dyan mabilis makuha yung mga girl, lalo, diba? Si ate mo, nakuha. Oh, ganyan. So, yun, syempre, after ng mga nagkikita kami, nanonood kami ng scenic, kumakain, syempre, nagpatuloy-putuloy yung ano namin, no? Yung communication namin. Tapos, mas nagiging deeper conversation. Syempre, diba, kwento ng mga tungkol sa nakaraan. So, ano yung mga gusto mo? Syempre, ganun na yun, guys. Kung paano sisimulan yung lahat ng relasyon, ganyan. Relasyon? Oo, in-assume ko na kasi kinlimit ko na magiging karelasyon ko to. Tapos, yun na nga. Mabilis lang talaga yung mga pangyayari. Ganun yun. Parang isang iglap lang. Eto na nga. Kukwento na paano naging kami. Eto yun. Ano kasi yun, inaya niya ako mag-dinner sa ano, sa Dough Cruz. Yung Dough Cruz, yun yung kasi yung may, ano, may dinner sa laot, ganon. Yun nga, nagagala kami sa dagat, ganyan, hamak kumakain, tapos may mga entertainment. Kasi may pinlano na ako noon, guys. Kasi parang, this is the right time, this is the right moment. Kasi ang romantic ng place, ganon. Kahit hindi siya nagtatanong. Tapos at wala namang formal na nagsabi na naniligaw siya sa akin. Pero ganun na din naman yun. Naramdam ko naman yun at ramdam din niya yun. Hindi na, alam mo yun, wala na talagang formality na pwede ba kitang ligawan, ganun. Tapos ako naman, wala nang ganun, ma'am. Ang gito yung nangyari. Yun nga, kasi parang nahulog na talaga yung loob ko sa kanya. And, syempre, ramdam ko din naman na humlog na rin naman yung loob niya sa akin, no? Ang ginawa ko, gumawa ako dun sa paper. May nakalagay dun na malaking yes. Y-E-S. Papakita ko dun sa inyo sa screen. Ito, oh. Bruh. So, ayun, diba? Napaka-ano, high school. Oh my God, naiya ako. So, nang dahil dyan sa letter na yan, naging official na naging kami na. Nung naging kami is March 31, 2016. Oh, diba? Isang araw na lang, may 1 pa. Paano pag walang 31? And 1 kami nag-celebrate, ganun. So, sabi ni Marlon nun, so, it's us. Sabi ko, yes. Basta, ganun yung mga moment. Kasi syempre, di ba, pag sa una, medyo nagkakahiyaan pa kayo, ganyan. Tapos yun, kasi that time din, ano, inaantay ako ng buong tropa. So, pagkatapos na doon sa Dough Cruz, pinunta ko agad, sinama ko na siya agad doon sa tropa. Tapos pinakilala ko na kami na. O, di ba? Girl. Kailangan mo rin gumawa ng moves. Hindi lang puro sila. O, di ba, napikot ko siya. Wala siyang nagawa eh. Kasi, alam mo yun, talagang naramdaman ko na hindi ka mag-no-no. At saka, ah, hello, yun na lang naman inaantay nating moment at doon din naman tayo papunta. O, oh, diba? O, yan ha, nalaman niyo na yung sikreto, nalaman niyo paano naging kami. Ate mo, girl. Siyempre kasi ganito yun, guys. Pagka alam mong nasa iyo na, hawak mo na, huwag mo nang bibitawan. Ganun yun. Kasi pag binitawan mo, pwede pa siya makuha ng iba. Ano ba? Ano ba yan? Yun na, after na nun,
naging maganda naman yung flow ng relationship namin. Masaya kami. Syempre naman hanggang ngayon masaya kami. So, sobra. Kita naman, 'di ba? Pag masaya nga daw, 'di ba, tumataba. Kasalanan mo to, Mardon. Huwag mo ko masyadong pasayahin. Kasi tinan mo na yung cheeks ko. Payat ko dati. Pero okay lang. Gusto ko na magkaroon ng laman kaysa naman heartbroken ako. Ayoko na. Then ito na nga, guys. Anong be? So ito na nga yun. Diba March 31 naging kami. Then, yun nga, okay yung relationship namin. Alam mo yun, parang naramdaman na namin sa isa't isa na kami na talaga ang magsasama forever. Diba? Ganun, magiging bitter. Ganun yun. Totoo yun. Mararamdaman mo talaga yun. So, ang ginawa niya, by September 2016, nag-propose siya sa akin. Ano ba yun? Alam niyo ba, never kong naisip na meron magkakaroon, parang ikakasal ako, ganyan. Kasi alam mo yun, well, syempre, galing ako sa broken family. So, parang before, ang hirap paniwalaan ng marriage, ganyan. Pero, well, kanya-kanya naman tayo ng kwento ng buhay, diba? So, ayun, sobrang parang na-overwhelm ako, ganyan. Kasi hindi ko talaga ini-expect. Na alam mo yun, kasi gusto ko, yung gusto ko kasi pag may nag-propose sa akin, yung tipong wala siya, yung alam mo na yun, yung parang obligasyon na pakasalan ako, yung mga ganon, parang ano lang talaga, all of a sudden, naramdaman niya lang, ako na yung para sa kanya, ganon. Yeah! Kaya pa nag-propose siya, papakita ko yung mga pictures, ha? Sino ba namang hihindi? Eh, yun yung matagal ko nang hinihiling. Na merong taong aayain akong pakasalan ako. Though, di ko naman sinabi na ngayon na yun, parang ganitong 20s ko, ikakasal na ako. Inantay ko lang talaga. Tapos, syempre, dinasalan ko talaga yun, ma'am. Dinasalan ko yun. Talagang nasa prayers ko yun palagi. Langin ko talaga kay Lord na bigyan nyo naman po ako ng matinong lalaki. Ganyan. As in talaga. Kasi alam mo yun, parang nakakota na ako sa ano eh. Sa sakit na naramdaman ko before. Ganun na. So hindi, ganun na talaga. Yung alam mo yung naranasan ko kasi, yung mga past ko. And lalo na yung pinaka-last. As in, sobrang nawasak ako noon. Okay, kaya. So that time, parang feeling ko, kota na ako sa lahat. Kumbaga, yung sa sakit, yun nga, sa puso. Tapos, yung mga party-party. Parang, wala na. Parang, naranasan ko na siya. Parang, okay na ako. Parang, gusto ko na mag-settle. Yung mga ganyan. Yung, gusto ko na yung may makasama na ako forever. Yung tipong, madalang na lang ako lalabas ng bahay. Kasi ako, hindi ako mapapakali sa isang bahay. Alam nyo yan, di ba? Mga friends ko dyan, alam nyo. Hindi na nga ako nakakatulog sa sariling bahay namin nun eh. So, yun na nga. Let's move forward. Nung March 23, 2017, that's the day and the happiest day of my life. Kasi kinasal na kami. Oh my God! O diba? Hindi makakalain na nagsimula lang lahat sa isang dating app. Sa Tinder. Sa isang hello. Doon, diba? Hindi mo talaga alam, hindi mo talaga ma-expect kung paano at saan mo makikilala yung taong para sa'yo. Aww. O diba? Hindi mo akalain ganun kabilis lahat ng pangyayari. Oh, magti 3 years na kaming kasal ngayon, guys. Kasi 17, 18, 19, 20. Malapit na naman kami mag-anniversary. 3 years na, ma'am. Mag-3 years na kaming kasal. If you like, then you should put a ring in it. And yes, masaya ako sa aking married life. Kasi ano, kumbaga, syempre, opposite attracts. Kasi siya sobrang tahimik, ako sobrang daldal. Kita naman, di ba?
nag-click kami, ganun. Naging balanse ang lahat. Parang, wala lang, ang saya lang, di ba? Kumbaga, parang talagang alam mong yung pinagdasal mo, dumating na. Alam mo naman kasi tayo mga babae, pag nag-move on, matagal-tagal, pero nasa sa atin yan eh, kung paano mo gustong mag-move on. So, isipin mo na lang na, worth it ba yung tao na iniiyakan mo, ganyan. O, oh, diba? Kaysa naman maubos yung energy mo at mga luha mo dun sa maling taong yun. Why not focus na lang na mahalin mo muna yung sarili mo, diba? Ah! Oh. Esther's words of wisdom. Ganar! Hindi guys, yun lang talaga yung mga natutunan ko sa buhay. Ibibigay yan sa mga panahong hindi mo ine-expect. And talagang ma-amaze ka na lang kay God na ganyan siya gumawa ng action. Diba? Hindi kanya hahayaan na forever kang malungkot. Ganon, diba? May darating at darating na tao para sa'yo. So magandang bagay na rin yan na na-hurt tayo. Marami tayo nakikilala para maging lesson lang. At least doon, para mas nagiging matatag tayo. Tapos alam mo na sa susunod kung ano yung mga dapat mong iwasan. Tsaka malalaman mo naman talaga kung yung taong to ngayon is para sa'yo. Hindi mo talaga ma-explain. Kumbaga, ewan ko, mararamdaman mo na lang siya bigla na I think he's the one. Ganon! Ganon talaga tayo. Te, ganon yung mga moves. Oh my God, Mrs. Borrelio na ako ngayon. Pero syempre, hindi pa official kasi hindi ko pa napapalitan yung last name ko. Naman, para naman tanga to. Ganon talaga tayo. Te, ganon yung mga moves. So, ayun. Sa aking hobby, Abby. Kasi kapag pa siya, wala siyang H. I love you so much. Oh, hindi. Mahal na mahal ko yan, si Annie. Oh, diba? Thank you for loving me, Annie. Pabebe ang wala. So, kayo mga single dyan, nananawagan ako, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Huwag tayo masyadong emote-emote. Minsan, gawa rin tayo ng way kung paano natin may kilala yung para sa atin, diba? Kasi kung nga lang tayo, walang darating. Ano yan, naka nga dito ka lang? Biglang darating yung lalaki dyan. Oh, ay, dumating na siya. Mga ganon. Hindi, minsan, kailangan mo rin gumawa ng moves, diba? Hindi yung palagi yung lalaki lang yung gagawa ng moves. Huwag ganon. Dapat parehas kayo. So, yun na nga, guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe on my channel. And sana na-inspire ko kayo mag-Tinder. Charot! Hindi, na-inspire ko sana kayong mag-antay lang kayo, dadating din ang para sa inyo. Diba? Ganyan. Diba? Hindi man ngayon, dadating din yan. Promise. So, thank you for watching. Bye! See ya! Bye!